Praise the Lord, everyone. Kagina ka na ang matiyasa mo testimony kung paano ang Ginoo naga-bless, paano ang Ginoo naga-protect, kag paano ang Ginoo mag-mold bala siya mga katawhan nga diskan ang imong best ambassador gi narit man mo makat pero ang sagwaya makita yan na ikaw anak sang Dios. Sa kon kadamo naman testimony sa inyo, sa inyo lubrahan, nga kung paano ang inyo boss mag kung sinyo magatag pabor. Kaya hindi ko na pabor nga halin siya, kundi pabor nga halin sa Diyos. Kung katutom kita sa Diyos, ang Ginoo mag-rewarded sang aton katutoman siya. Sini nga aga nagpasalamat naman ko sa Ginoo sang iya kaayo sa akon, nakalabot naman ko di. It's an opportunity na magdala sa pulong sa Ginoo sa mga katauhan niya. Hindi lang iya mga katauhan, kundi mga peculiar people, yung mga pinasahi ka mga pinili sang Diyos, mga katoran. Mag-tindog kita. Let's open our Bible. There is Genesis chapter 18. Verses 17 to 19. Genesis chapter 18, verses 17 to 19. And the Lord said, shall I hide from Abraham the things which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him. And they shall keep the way of the Lord, to do justice in judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Let us pray. Amay, inadayaw ka namon, siningaga, kaayos si mga Diyos, katutom, mapinalanggaon. Lord, ari naman kami siningaga, para magsimba ka magalagad sa imo, Lord. Amay, buligi ko, ngayon nga, misahin, apat-pat ko, according to your will, amay. Ginoo, hindi ko ni masalanan kung hindi ka maghatag sa akong wisdom, knowledge, understanding sa sininga pulong, amay. Lord, buligin imo mga katawan. Sininga aga, Ginoo, ngayon na may tindihan. Ilam hangpan ang ininga mensahe, importante, amay, for these last days. Ang last days, amay, yung ga-evil, nag-ga-evil, yung kalautan, yung kalibutan, Ginoo, apang, salamat sa imo mga pulong, among mag-guide sa amon, maghatag sa amon ligwa. Kung iniamon sundo namay, hindi kami maipit sining kalaot, sining kalibutan, Ginoo. Lord, ginadayaw ka namo, ginabalik namo ng kaayo mo. Your glory, Lord, sa imo lang kami nagasanding, kaya hindi kami kasarang. Without you, Lord, we are nothing, Ginoo. Thank you so much for your love, hallelujah. For your unconditional love, Ginoo. Salamat sa imo pag-save sa amon, sa dalanon, Ginoo. Sa pagbantay mo sa amon, sa katulungkong, sa maayong alawas, Ginoo. Hallelujah sa another life na doadlaw naging dugang mo sa amon, Ginoo. Lord Jesus, all the glories belong to you. We love you, hallelujah. Hallelujah, all of this we ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord, magapunggo ang tanan. Ang Bible katudlo sa aton nga ang Diyos, our God, higugma ang ta with all our heart and with all our soul and with all our strength and all our mind. Kaya ang tao mabless gidya kung sundo niya ang Ginoo. Hindi ta pagalaro ng Ginoo, alagado ng Ginoo sang mga pitsi-pitsi lang o kung 1/4 o kung 1/2 o kung 3/4, kundi alagaro ta ang Diyos with 100% mga kauturan. Kaya kung hindi na pagalagaro ng Diyos, last days na, mga kauturan.
lang taon yung news kaga muka kuan lagi. That's why ang Diyos nagapahibalo siningaga alagaron ta sa 100%. Mga katuran. Sa Bible daw mo story nga kung di mo pagalagaron ng Diyos, makita ang diferensya kung ano. Kung ginalagad ang Diyos 50-50, makita ang diferensya, mabless o kung hindi ka mabless. Story ni Ahab, King Ahab, King of Israel sa time ni Prophet Elijah. Si King Ahab, gindescribe na naghimo sa kalautan sa atubang sa Ginoo labaw sa mga hari nga nauna sa iya. Damo na hari si Solomon, si King David nagari na, si Solomon nagari na. Pero si King Ahab, siya ang gindescribe sa Bible nga siya ang pinalaot nga hari sa Israel. Nga ang nag-mention ng Bible nga laot sa naging malaot sa atubang sa Diyos nga labaw sa tanan nga hari pa sa una. Ang isa nga iyang na kuan gid na mislok gid o kun na sala gid nagapangasawa sa kay Jezebel nga hanak sang Zidonanyan nga nagaworship sa Diyos nga si Baal. Ga compromise mga katuran. That's why wala piliun ta ang aton partner nga sa Diyos nga hindi sa aton gusto kundi gusto sang Diyos. Mga katuran, kay kada mo ya ang gusto talaga kung gusto taya ti number one na ang gusto taya ti nami tsura mo guwapa, guwapo pero lang taon ta kung ano ang gusto sa Diyos, ang quality ba lang na ginadescribe sa Diyos arat sa iya. Kaya kung mahimo na mga katuran, mabless kita. Hindi kita mag-press kay King Ahab nga naging pinakamalaot siya nga hari sa tanan nga nag-agi nga hari. Kaya ang iyang pangasawa si Jezebel nga ginpatukuran niya pa sing altar si Baal. Kago si Jezebel ang asawa ang ginpamatay ang mga propeta sang ginugahingabot. Ginahingabot. Mga katuran, pero kung ang partner ta, ari sa Diyos, di ka nami. Di ba ka nami? Yes. Di ba ka nami? Yes. Mga katuran, may kwarta mo kung wala, kung ari ka sa church, di ba ka nami, gyapon? Yes. Hindi yan relasyon, hindi kadala sa money matters, hindi yan relasyon, kadala yan sa relasyon sa Diyos. Di ba ka nami, gani iba na mga pamalantawang mo sa Facebook, na ang sentro sa naton kabuhay ang Diyos. Tuod man, kaya kung ang sentro sa kabuhi ta Diyos, may pagidait kita. No? May kasadya kita. Mga turan, kasadya, hindi mabaka sa kwarta. Ang kasadya, ara lang sa Diyos. Mga katuran, that's why, si Prophet Elijah, nagkatubang sa kay King Ahab, kag nagdeklara na wala simulan sa Israel. Mabasa yun eh, kanabi niya sa kag nagpakita liwat si Prophet Elijah kay King Ahab sa tunga sa mga katauhan sa Israel sa Mount Carmel na nagahambal. And Elijah came unto all the people and said, how long halt you between two opinions? If the Lord be God, follow Him. But if Baal, then follow Him. And the people answered him not a word. Ang halt, iba ba? Halt. Anong pronounce na? Halt kung halt? Halt. Ang hold meaning galem, galindo-lindo, galukso-lukso, gasaylo-saylo, kaya muna ang pag-describe sa Israel, kita ina mag-left guru, doga, paano ba lang? Doga lakat, doga kiyang-kiyang, may kakabalok din sa padulungan, mawala. Nung matuog, walang tao nyo na, makita ina sa mga nagahubog na tao, bala, makantudi. Kundin, why, kung kundin ang direction, hindi naka-sentro, kita ina ng pis-pis, naga-lumpat-lumpat. Wala sa insakto kundi higit padulungan. Ginambal ni Elijah sa katawhan sang Israel. Subong! Nadeklarar ni Elijah, kung i-follow nyo ang Diyos, follow! Kung si Baal, follow. Kung nagalagad sa Diyos, tutuudon, tutuuda! Kung nagalagad sa kalibutan, tutuuda man to. Kaya sa Diyos, wala sang bugnaw. Kung bugna ka, bugnaw! Kung init-init,
Wala alabaab. Wala 50-50 sa Diyos. Gusto sa Diyos 100%. Mga katuran, sining story, klaro na ang Ginoo, gusto niya ang katawahan niya alagaron sa wholeheartedly, magambal ka whole bilog mo. Di ba may 1/4, kung sa atong bato may 1/4, may 1/2, may 3/4. Kung mag whole gani, bilugid, mga turan. Kung alagaron ng Diyos, alagaron tagid. We have a freedom to choose. Di ba? Di ba? Ang tao yan, hindi mo na yan mahigot yan. Kung gusto yan, gusto yan. Ganyan. Kung hindi, sa hindi, ganyan yung mga turan. Kung bala sundong tang Ginoo o kung ining kalibutan, mga turan. Second, story ni Joshua. No, si Joshua, familiar yun sa inyo. Si Joshua, tigulang na kang Ginoo nagatag kapahawayan sa Israel. Batok sa ilang kontra. Bala mo sa unang Israel, damo mga kontra mo. Sang pag sulod nila sa kwan, sa Kanaan, dadamo na sila kontra, no, na kontra nila Jericho, dadamo nila na kontra. Pag sa time ni Joshua, may pagidait. Wala, away ang Israel. Sa batok sila kontra, kag nagsitol na sila sa Kanaan, kag sanggin patawag si Joshua sa scribe sa Israel, kag insaysay ni Joshua kung paano ang Ginoo nag bless sa ila. Paano ang Ginoo nag protect sa iya. Kung sila, kung paano ang Ginoo nagpagwa sa ila sa Egypt. Ang Egypt, ang land of bandits, mga turan. Wala to sila, wala to sila freedom. Apang pagwa sila sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo, gaan sila freedom ng mga buhay na magsimba sa Diyos. Tanahan kinsaysay ni Joshua kung ano kayo ang Diyos. Sila kabuhay ka, naghambal si Joshua ka namin, humbal yao. Joshua 24:15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me in my house, we will serve the Lord, mga katuran. Katahong nga deklarasyon, tanan kita magasiling, but as for me in my house, we will serve the Lord. Once again, but as for me in my house, we will serve the Lord. Kada adlaw ideklarar tana mga katuran kay ang Ginoo mahamugot gid sa aton kag kita makamug na sa next level mga katuran. No, wala ni Padre Nobel hindi ka next level kay sa sininga level gaguot na ano pa guot kay dra lang purmay balik-balik lang mas alagad man hindi man malag hindi man kung alagad man di ano pag move. Kung gusto kita mag-move, i-deklarar ta na higugmaon da ang Diyos, alagaran da ang Diyos, not only 50% but 100%, mga katuran. We are given the freedom to decide. We have the power to choose. Gani, let us choose wisely. Choose Jesus Christ. Mga, ano pa? Huwag na sa kalibutan, man. Agi lang na yan. Lang taon ta, last days na, mga turan. No, last days na gidya. I feel nga ang Ginoo magkakarina. Hindi na kita gusto mo padayan-dayan pa, mahagliko-liko pa, straight to the point. Nga lagaron, taan Diyos. Subong, subong siningad daw mga turan. Mind, heart, iseta. The Lord, I will serve you. Mga katuran. O, ari naman o, Deuteronomy chapter 30 verses 19, familiar na sa inyong verse. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. May live, mga katuran. Natawag ko ang langit kag ang duta sa pagsaksi sining adlaw batok sa inyo nga labutang
ko sa atubangan mo. Nang kabuhi kag kamatayon, ang pagkapamaayo kag ang pagkamalaot. Busa, pilia ang kabuhi, agud ikaw kag ang imo kaliwat magkabuhi, makaturat. Nasandig sa aton subong ang palaaboton pa sa aton mga generation, kung makalabot pa mga kauturan. Nasandig kung ano ta subong kadesido sa Diyos, amo mo na ang sundol sa aton mga kabataan, kakabataan, pamaturan ko din alaw pa sa Ginoo nga malawig sa inyong kalibutan. Pero subong ko ng ato pagalagad sa Diyos, hindi man insakto, ang sundol sa aton mga kabataan, da, ato na po da, amo man na mga turan. That's why, decide na, choose na, choose na lagaro ng Diyos. Kaya ang Ginoo mga turan, mahamuot din. Mahamuot din mga katuran. Kita, nagapili ang mga butang ginahinabo sa aton bunga sa aton mga desisyon. Insakto man, no, ang aton niya subong niya, o desisyon tayo dyan magalagad sa Diyos. Di ba wala ka maging pilit ng magkanto dire? Di ba inyong kanyang desisyon ng alagaro ng Diyos? Mga katuran, alam mo na gusto sa Diyos? Alagaro ta sa aton niya desisyon. Gugma tayo dyan magalagad sa Diyos. Hindi na tungod kay parinti ko to siya. Hindi kay napangaluyag ko siya. Hindi kay tungod drak mo gakwa kwarta siya. Hindi. Alagaron tayo dyan Diyos. Ari kita yung silingadukog niya. Kaya ginahigugma tayo ang Diyos. Kaya ginadayaw tayo ang Diyos ang iyakayo sa aton kabuhi. Mga katuran. Choose life. Hindi na tamagpan. Hindi na tamag kung diin pa tama kadto. Alagaro tayo ng Diyos, mga katuran. Genesis ang verse yung basa ko, gina, no? Kung ako lang ding 19, kaya muna yung topic it, for I know him that he will command his children. Everybody say, command! Command his children in his household after him. And he shall keep the way of the Lord to do justice and judgment that the Lord may bring up on Abraham that which he had spoken of him. Nga ananamian ang Ginoo kay Abraham. Kasi si Abraham, mga kuturan, nahamuot yun ang Ginoo kay Abraham. Kasi Abraham, a man who takes command. Command, take charge of his life, of his family, mga kuturan. Number one, kay importante, ang command natin sa aton kabuhi, mga kuturan. May command kita ya sa aton kabuhi. Nang tawa bala, wala man tagapangwano. Ang gagwa ng mga balatian sa aton lawas, tungod na sa atong kinakaon, may kita ka-command, nga hindi na dapat ganon. Pinababayaan ta lang, subong mga turan, i-command ang kagulingon tiya, nga hindi ni gusto ang Diyos. Command ang kagulingon ta, nga hindi ni amo niya ang gusto sa Diyos, i-command ang tali kita. Kaya kung paano-taano kita mga turan, why ka-command, why ta-take charge atong kagulingon, di iniayahan. Malabot atong kagulingon. That's why, ang isa ka-karakter, nga nahamuot ang Ginoo sa kay Abraham. Kay may command si Abraham, hindi lang siya kaugulingon sa iya panimalay, kag sa bugo siya nga servants. Mga turan. That's why, kung may command kita sa ato ang kaugulingon, mahamuot ang Ginoo. Mga turan. Kita sa church, ang ato panimalay, kumusta? Diin. Paano nila makita nga madalata sila kay sa ato ang kaugulingon? Ano may takaman? O mamba, doon may ipis na ito. May kwento mo, ka-compromise pa kita. Take a man, mga katuran. Nga ma-avoid kita sa mga circumstance na matabo, mga katuran. Praise the Lord. Gani, ang karakter, di ba kung kita ta din o magsulod, kung tipano pata sa church, makita mo kasadya ang isa ka panimalay nga nagasulod, upod. Mga turan, madumduman ta din sa Abraham ng iya nga panimalay upo dya. Biskan nagpagwa ganis ang Ginoo siya kundi sa mga to gani, wala siya reklamo. May command din sa'yo mo, lakata, sugos ang Diyos. Mga turan, may command din si Abraham siya. Amo lang nga may agit ang Ginoo sa kay Abraham. Mga turan, dapat sa personal ta, may command man ta. Sa panimalay ta, may command man ta, mga turan. Dapat sa magkukinasin niyo, hindi makamang kita sa ating panibalay kung atong kagulingon, hindi ta makamang. Mga taong naahon, nagigit ang kulay gumon, ta nga ikamang ta. Let us take charge of our life, of our salvation,
mga Torah. Nung personal na kalawasan, tingwa akong tagidya. I-command tagidya mga Torah. Kaya muna importante sa kabuhay sa tao, I command myself to serve the Lord. Kaya ang kontrata yan, hindi kaya ang panula, ang kontrata ng kaugulingon ta. Mga kautura. Di ba ang flesh, amo ang kontra, kid? Kaya ang spirit at flesh, hindi mag santo anay. Kaya kung taas yung spirit, dapat ang flesh. Kung ang flesh, gataas ang spirit ga, buti ka kaman kasi mo kaugulingon, din piliyon mo. Ang flesh kung ang spirit, that's why command ourselves na kita high on the spirit always, not on the flesh. Mga Torah, kaya mag-anta kung ano ang mahinabo kung kita ara sa flesh. Kung anong mahinabo kung kita high in spirit. Mga katuran, that's why si Abraham ginatawag nga father of vision, quality nga maka lead. Diba, kanamin maging leader? Galing may quality nga. Malead ka, number one quality, dapat may command ka. Mga Torah, sa tanang nga speak ka, dapat may command ka. Oh, mag-ROTC ka, SAT ka, diba may commander-in-chief? O may commander, o sa Pilipinas may commander-in-chief, o mong presidente may command. Kaya kung wala ka command, ang guarambol, wala nagabahin-bahin. That's why kung may command, mga katuran, may command, may direksyon, gid, mahinabo. Mga katuran. Dapat may effort ka, gid. Effort ka, gid, dyan. Hindi magbaliwala-wala, mga katuran. Kag, i-command ta itong maglingon. Gabyaan ta na ang nagahawid sa aton. Mga katuran. Hindi na magbabayin ang hawid, harap pa. No. I-command ka, maglingon mo kay ikaw. Ikaw ang nag-adisyon sa inyo kaglingon, sa atong likit na desisyon. I command myself, kung ano bang kaawin? Sa sining kalibutan, pag-alaga ko sa Diyos, diyan ko ni. Kaya I command myself, gagalagaron ko ang Ginoo, mga kautoran. Sa Dreho, nag-Bible study, kulagapon sa men's, the fruit of the Spirit and the works of the flesh, sa Galatians chapter 5, sa mga kautoran, verse 18, no? But if you believe of the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest. Oh, ang works of flesh na manifest, ang number one, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, hatred, variance, emulation, wrath, strife. Ang strife na, nag-kuhan ka blan? Hindi ka gusto, gusto mo siya pala labawan. Seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, revealing, and such like of which I tell you before. Pero ang work, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Siling ko sa ila, kumain mo ata subong. Amuna yung manifest ang flesh. Amuna yung manifest ang spirit. Conforme kita kung may hatred pa sa atong kabuhi, gamanifest ang flesh. Why pa sa spirit? Tantawon sa kada adlaw ang atong ginahimo, kung di ang atong nalabutan. Ara na taayhan sa spirit kung may nabilin pa sa flesh. Kaya mabalaan mo. Mabalaan ang basa sa isa-isa ng Bible. Amuni ang gamanifest kung ara ka sa tunod. Amuni ang gagawa kung ara ka sa spirit. Mga katuran. Diyos, kundihin kita. Lead kita sa spirit kung lead kita sa flesh. Mga katuran. Kanami, nga kita, nga katauhan sa Diyos, may desisyon nga alagaro ng Diyos. Kita, nga katauhan sa Diyos, may command sa atong kagulingon. Nga ini, iya na sa Diyos, amo na ni ang akong lagaron. Ari, hindi iya sa Diyos, hindi ko pagkumanda kagulingon, nga ini, akong himuon na katuran. Sininga aga,
alagaron ng Diyos. Ikamanta sa tuwag lingon. Sa sininga adlaw, start today, I will command myself na alagaron ko ang Diyos. 100% until the day nga ang Ginoo magkakari sininga kalibutan. Hallelujah! God bless everyone. Praise the Lord. You can only have command kung may freedom ka mga katunan. O kung free ka. Kagaman ang obra ni Jesus Christ sa aton mga katunan, nga gihilwaya kita. Kaya halimbawa sa mga tao, tanan nga tao sa kalibutan, halimbawa nila daw Israel sa Egypt sa una, nga slave sila. Kagara sila sa captivity sa Egypt. Bangod kay slave kag captive sila sa Egypt sang una, why sila hindi sila free? Pagbangod din sila free, so then hindi sila even kakaman sila kagulingon. Kaya ang tao nga slave kag free kag in bondage, hindi sila ka-exercise sang ila freedom, why sila freedom? That's all. Why sila gani kusog nga sa ila kagulingon, maturan. O siguro kung free lang ang Israel, gusto ba sila magpatindog sa ila templo dito, mga Turan sa Egypt, para makasigba sila sa ilaya matuod niya Diyos. Kaya ang palibot nila sa Egypt, pros lang tanan mga Turan idolatry. Kaya suno sa mga history, ang mga deities, mga Diyos na ginikalala sa Egypt, mga 3,000 mga kauturan. Sa ila deities, ano pa, ila palibot mga Turan, pros lang gitanan superstitions kag idolatry kag witchcraft maturan kag sila subong nga katawan sa Dios na kilala nilang matuod nga Dios kag amo na wala labot nga oppress sila kag hindi sila free sa ila physical social nga pagabuhi pero ang labigit nga kagapusan ng ila ang ila pagtuo maturan ila spirit hindi sila free so they feel so oppressed tugtog nga Dios ang padala na grace of kay Moses. Kasi si Moses naging savior nila mga katunan. Naging led sila pagi sa power sa Diyos. Nagagawa sila gikan sa slavery, captivity. It took God's power mga katunan. Nga nahilway sila sa buong power. Kaya power matunan sa Egypt mga katunan. Power sa witchcraft mga katunan. Kagka-powerful kayo. Power ni Satan sa darkness. Naging gapo sila sa muna. Kita mo, kita niyo ang power sa witchcraft. Si Moses pagkatubag ay Pero, haboy ay asungkod ay mga manog. Itawag maturan ni Pero, iya mga magician. Kada sumaturan, ilang mga sungkod haboy nila ni mga manog maturan. Kasi ma-imitate nila pila ka mga miracles dira. Amuna kabaskog sa power nga nag-captivate sa tao. Kag ina nga power, power sa darkness, is that then naaris na sila yung sistema sa kalibutan, mga kauturan. Pero Diyos lang kita naglawa sa ila, maturan. Bangod kay nag-agonize nila, ang Diyos nag-raise up kay Moses. Kasi ang ginimo ni si Moses nga savior nila mga katunan. Kaga ang tipo ni, ang halimbawa maturan ni, ang tipo ni si Moses. Nangin type ni Christ nga ni savior. Tapos sin kalibutan, ang Egypt ang kalibutan nga bound kita, captive kita. Sa ang gagapo sa tao, nag-slave. Power sa sala si Satan kag ang kalibutan mga kauton kag ang kailigbon nga nagagapo sa tao kag ang worldliness sa una may mangandong na kita sa Diyos kung itakalin maturan ibang tao natugawa na gani kung itakalin kalin maturan sa mamuna kaya ang kalibutan daw kugita maturan daw iagaway pati kadamo nga papalos mong isaya ka kakamoy, may iban pagid nga na kwan. So na sa bye-bye kami pagabuhi, nga kugita na ayawan kapalus kay nga kadamo sa kamoy, magtura. Powerful man sa kalibutan, power ni Satan, mag-hold siya daw. Kag tanan-tanan din kita, antes kita na hilway ni Jesus Christ nga mo aton Moses,
mga captive kita maturan mga biyag. Sa una, kay mo, sung gusto ta, kay hindi kita free. Tawag, apply discipline sa kalibutan to command themselves para mag-succeed sila. Kapoy galing, maturan. Kapoy, maturan. Sisagi, ikaw, apply discipline. Labi nga, effort, strain sa mind. Sagi, memorize ang mga habits na gusto mo islan, kaya son, isunog ang bagong mga values ng mga virtues. Iba na lang na pambutala sa kwan, sa ano ba lang, sa pirtahan sang reef para makita din ang pirmi. Iban sa yabihan, sa gila maturan nga salakyan, nga paluson ko na ng sigarilyo para ma-remind sila pirmi. Pero there is a powerful way mo hilway kita sa abong kagapusan. The name of Jesus Christ, mga pagtuo sa ngalan ni Jesus Christ, mga kaotunan. Kagaya dugo, power, Holy Ghost, maturan. Ang akumpisaon sa taos pinakatuwig by forming the habits, getting rid of the bad habits, kagabayong mga pamatasan. And yet, sa makapalo sila sa ilang mga vices gagapo sa ila. Nagabayin sa ila, captive sa ila. Sa ila spirit, hindi nila makakas, mga kaotunan. Sa ilang siguro ways, habits, makakas nila to will power, to discipline. Pero may harap pag-ingabayin sa tao, sa ilang mind, sa ilang spirit, maturan. Kag sa ilang maturan ng heart. Ngayon din na naya, why na formula? Ano nga scientific formula nga makahilway sa tao, maturan? Kundi si Jesus Christ nilang nga mong Diyos, nga ginatawag Savior, mga turan. Kag si Jesus na karisiling kalibutan, paghilwayon kita. Praise God. Pagi sa born again experience, repentance, ang formula, tugmaw in Jesus' name para bugasan sa lata. Wala bala sing chemicals na ibubo sa laos ng tao para malimpyuhan ang tao sa ilang kasalanan. Iyalagin sa Diyos formula, mga kaotura. Repentance, pag-inulsol sa mga sala. Dira, ma-neutralize ang power sa captivity sa sala sa aton, mga tura. Pagyan, dugo ni Jesus nga mo lagi na makahugas, mga tura, sa sala, dagta sala sa kabuhin na aton. Kagyan, free kita, mga kaoturan, sa daan ng amo. Master, pag niya mo ito, nagaanda sa Diyos Holy Ghost para may kuhan kita, sense of godliness, kag sense of holiness, mga kaoturan. Kabutlay sa tao, tudloan, godliness, kagoliness, kung ay pag-itsilayasing in, built-in nga mechanism, maturan. The sense of holiness, kag godliness. Kailangan ipatpatun mo sila ang tanan ka detalye nga rules nga hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Kaya so, hindi malipatan nga ng rules, balik naman sa dati, hindi amo, maturan. Praise God. Apago ng tabay, Holy Ghost na maturan, may built-in tayo na kuhan, teacher, may divine nature na tayo kung may Holy Ghost. Kag may desire kita maturan, may sense of godliness. Praise God nga nagatudlo sa aton, sense of holiness nagatudlo sa aton ng proper maturan. Nga sila sa balwa na isang magatudlo sa imo kung nga kilala ang Ginoo. Kay everybody will know the Lord kung ang tao ang Ginoo ara na sa ila heart maturan. So nahilway kita mga katuran nga na born again, nahilway kita sa abong captivity. So we are free. Pag ma-exercise tayo at ang aton power to choose, maturan. Ang aton maturan nga desisyon, maturan ma-exercise ta. Sa una, hindi tayo mahimo kay may nag-ulipon sa aton, maturan. May iban pa matulungong nga hindi nila ma-execute kag matuman ang mga maing dalanon sa Ginoo bangod may mga butang nga gabayin sa ila, ga-captive sa ila. Ano pa, kinangalan sila mahiluway, maturan. Ang kahiluwayan, aras worship, maturan. Tuduan mo worship sa Diyos, kagdayaw sa Diyos. Kung makatandog ka sa Ginoo, kina magtandog sa imo, kung mag-reach out ka sa Diyos, dira makalakakas ang tanan nga nagabayin sa mind mo, ka nagabayin maturan sa spirit mo, sa heart mo. Sa tao, maturan, ikadayaw sa Diyos, nga makabuylo dayaw sa Diyos, bago kami managabayin sa ila pinsat, gabayin sa ila feeling, kung nagabayin sa ila spirit, maturan. Tao, hindi ka pray through, tao, hindi ka praise through, hindi ka breakthrough, maturan. Sa sinibahan ay sa Diyos. Kibalaan sa Diyos, kagbalaan man sa inyawa. Kag inyo pagdaog, maturan, hindi sa inyo kusog, maturan. Hindi sa inyo willpower, maturan. Balaan niyo inyo pagdaog, kung makakapot ka mo sa sitsit ni Jesus Christ, maturan. And not only that, hindi lang sa sitsit, pwede kita kakapot sa tagipuson sa Diyos, maturan. We can reach out and test the heart of God, maturan.
and we can come to the throne of God and move the throne of God. And that throne is the terrible, because that is the throne of grace, mga tunay. Without the grace of God, if you cannot touch the throne of grace, mga tunay, if you cannot touch the Lord, we can ipanaog sa diri, mga tunay. You know, the devil is strong also. There is someone stronger than him. Praise God, amo si Jesus Christ, mga tunay. Amo lang rason, mga tunay. Kung ang tao makatandog sa Diyos, why na sa balibad, mga tunay. Why na sa damo alibay, kung rason, kaya sa ka-worship sa Diyos, kaya nga, mapatsagan niya ang kusog nga din sa Diyos, kaya ang freedom, mga tunay. Why na sa rason, nga mo nga, hindi ka alagad sa Ginoo, hindi ko rasimba, hindi ko naon ng Diyos, mga tunay. Kalimtan mo na sila may ginabatya, kakalimtan mo sila kaluya sa abot, you'll become strong kung makakabot ko sa Diyos, mga kaotura. Praise God. You'll become powerful, mga kaotura. Makakabot ka lang sa grasa sa Diyos. Kay tanan katalin sa puno, sa sinikalawasan, hasta mag-rapture, grasa sa Diyos na dapat mag-operate sa kabuhin natin. Kung kulabuson ko lang kita sa grasa sa Diyos, maturan, sambuton, kagdagon, restantyon kita sa mga power na gusto magapos sa atong pinsan, maturan. Sa ato na yabahin kung mapagapos kita, maturan. Sa ato na yabahin, maturan, kung mapapugong kita, maturan. Apag kung hindi ka mo magpapugong, God is for you. I'm telling you, I declare to you, God is not against you, maturan. Sa tanan nga gusto makareceive ng Diyos, ang Diyos hindi kontra sa inyo, mga tunay, kundi ang Diyos pabor sa inyo, mga tunay. Sa tanan nga mga bisita, mga believer, pinsaran nyo na, mga tunay, na ang Diyos is not against you. He is for you, mga tunay. Gusto yagid nga malawas ka mo. Gusto yagid, mga tunay, makareceive ka mo, Holy Ghost. More than you desire. Ang desire sa Diyos, mapuran ka mo, Holy Ghost, nga malawas ka mo. Sobra pa sa desire niya, mga tunay. Kaya nga, hindi sa magsaan, Holy Ghost, kundi huwag sa tuyo ng hatag, mga kaoturan. Ganin dito magpupugong, mga kaoturan. May araw din mapupugong, mga kaoturan. Bisa mag-driving ka sa bula sa basketball, kadamo siya nagapagaro sa imo, pero nag-struggle kapag itapagit, mga kaoturan, para makalusot, mga kaoturan. Amo man sa kaluwasan, mga kaoturan. Ang yawal niya sa malipay, magsimba ka. Ang yawal niya sa malipay, mga kaoturan, na makakabot ko sa Diyos. Ang yawal ni malipay ng maluwas ka, makapalangit, maturin. He is full of envy, kag-hatred, maturin, kag-jealousy. Nga dito sa halin sa langit, ginchikway siya, apag ikaw yung pakato dito, mga katuren. Ang napahimoy ang tanang, kapag ipunggan ka, mga katuren. Nga makakapot siya ni gracia, mga katuren. Gracia, gracia. If you have enough grace in your heart, wala siyang sablag hindi mo sarangan, mga katuren. Wala siyang bukit hindi mo mataklag, mga katuren. Wala siyang budlay, mga katuren, hindi mo sarangan. Kag wala siyang bugat, hindi mo madala, mga katuren. Thy cries will be sufficient to you, mga katuren. The God of grace will be sufficient to you, mga katuren. Sinaga, hindi na mabutang rason, kagalibay, mga katuren. Kung sinimbahan ay dinayawal sa Diyos, hindi mabutang rason, alibay, mga katuren. Kay kinahanglan yung kitang grasa sa Diyos. Kaya mahilwain ka mo. Kaya kalain sa kabuhi nga may nag-aulipon sa iyo. Kalain sa kabuhi nga captive ka sa misal anong butang. Bound ka sa misal anong butang. There is freedom in God. There is freedom in Jesus Christ. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sang simba daw gapus nga di kabuylo kung kumagabot ang Espiritu sa Ginoo, grabe mahuklas ang tanan nga daw ga sablan. Ang kada isa baka breakthrough sa worship anay. Baka breakthrough sa altar. Kay huli din nga may kaman ka maturan. Kung free ka na hilway ka sa Diyos. Yung tao nga napriso das karsel, sa nga niya kaman kong lingon niya sa kalin. Sa kung anong gusto yan, may mo kay araga das karsel. Somebody's holding you down. Holding you bound. Kung hilway ka na, di free ka na, mga tunay. Alam mo kita sila, tanan, free kita, mga tunay, sa Diyos. Kaba pwede hilawat pagbaligya, yun yung freedom. Yung pag i-violate niya freedom, nga mag-apos ka mo luwat sa lumbutang. Kaya kung mag-apos ka mo, kabudlay pang impadlos luwat. Kabudlay. Yawan pang muyo.
Yung mga tao, kinanglan puasa para mahilway sila, maka-breakthrough sila. Are you free this morning? Yes! So you have command with yourself. Yes, Lord. And you have command. Si David, ang manang ginagawa niya eh. Sabi niya, my soul, why art thou quiet inside me? Cook down in God, for I shall yet praise Him. Nga, nagahipos ka na naga. Niya, laumi ang Diyos kay diyawon ko sa iyo. Damo, ginakamanyang kalagya, mga tora. Sa nga, hilway sa Diyos. Gamitan niyo yung freedom sa Diyos. Ninyo pagtuguti na may mga upang sa inyo. I-picture niyo kagulingon niyo na drive-in ka mabulas basketball na duwak bilang gwardya sa imo. Na matapal sa imo, magmaharang sa imo. Pagkita pa, struggle. Panagilot nga maka lambot ka sa tuno sa Diyos sa aga sa silingaga, mga pa. E magpauli ka mo, sulod ka mga mala. Magpuli ka mga mala, matura, wala ka makasimba sa Diyos. Parang isensya sa inyong pagsulod, dirisimbahan, makatandog ka mo sa Diyos. Kasiling ka mga busog pa ko, sige, inom, kaon, para may reserva ka mo. May build, naka-build up. Are you free? Sa mga tao na free, why rason ito away nito? Come on, 100%, come on, let's turn up! Let's magnify and praise the Lord. Lord, you got praising songs. 30 praising songs. I invite you to come to the altar this morning. It's your hands, your freedom. Take your freedom. Give up a boom. Hallelujah, and we're going to... You're free. Believe the Lord. You're free. You're ready. Oh,
share ko kung meron sa connection of mga officers, magkakaroon mga role. Especial programa, minitingan natin sa so-called employment. This is my department.